Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 5 AM Daily Devotion. So tutuloy po natin yung 365 Bible Verses Everyone Should Know. Ito po ay pang isang taon po. Kung bago po kayo dito, sabayan niyo po ako dito sa ating devotion po na ito. Araw-araw po ito, every 5 AM. At yung verse po natin ngayong umaga na I think dapat alam nating lahat ay Philippians chapter 4, verse 4. So, salamat po sa sponsor natin. Kanina ko lang nabasa, ano? Sir Victor, maraming salamat po pagpalain kayo ng ating Panginoon. So, ayan. Philippians chapter 4, verse 4, ito pong sinasabi, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice." Now, yung unang teaching po natin ngayong umaga, number one, God does not want you to be happy because He wants you to be joyful. Magkaiba po yung happiness tsaka ano, joyfulness. So, ako personally, I believe, God does not want you to be happy. Yung happiness. Ang gusto ng Lord is joyful. So, tingnan po natin. Oh, number two, happiness, ito yung pagiging masaya, is different from joyfulness, which is ligaya, kaligayahan. So, i-define po natin. Ano ibig sabihin ng kasayahan tsaka kaligayahan, no? Ano ba anong pinagkaiba ng saya tsaka ligaya? Now, pag sinabi kasi nating happiness, kadalasan or usually, ito ay dependent sa happening. Okay? Happiness, happening. Kapag what's happening in your life is fortunate, then you're happy. When the things that are happening in your life is unfortunate, then you're unhappy. No? Kasi yung happiness usually dependent sa happening in your life. Pag maganda ang nangyayari sa buhay mo, masaya ka. Pag hindi maganda, hindi ka masaya. Okay? Now, dito kasi sa mga talatang ito, yung sinasabi ni Apostol Pablo na rejoice in the Lord always. Hindi niya sinasabing magsaya ka palagi. Sinasabi niya, magalak kayo palagi. It's parang ano to eh, mas malalim kaysa sa pagiging masaya. Maging maligaya ka, magalak ka, magalak kayong palagi. Now, yung joy, may kinalaman po yan. Ito kasi po sa English po kasi, tsaka sa Tagalog, parang ang layo na, no? Hindi natin makuha yung yung joy, salitang joy kasi may mga kapatid yan sa Greek eh. sa Tagalog kasi ligaya, magpasalamat or ayun, sa English thankfulness, grace, magkakalayo na eh. Pero sa Greek po yan, may mga kapatid po yan, makikita nyo mga cognate terms, no? Yung joy or kairo, ibig sabihin I rejoice, ang kapatid po yan, ito po yung Tres Marias nila, no? Kairo, Eucharisteo, thanks, grace, caris. So, kung tingnan mo, magkakaano sila, iisa sila ng ano, ugat. Kairo, I rejoice. Eucharisteo, I give thanks. And caris, grace. So, kung unawain mo itong mabuti, yung joy po, may kinalaman yan sa pagiging mapagpasalamat. Magiging thankful, no, all the time. At ang basis po lahat niyan is because of the grace of God, no? Dahil ang Diyos natin ay mabuti, dahil ang Diyos natin ay pinagpala tayo ng mga pagpapalang spiritual. So yung joy po, it is based on your status. Ginawa kang anak ng Diyos. It's based on your status. It is based on your identity in Christ. It is based on who you are in Christ. Kaya nga, mababasa niyo po lagi dito sa Bible, in the Lord or in Christ. Sabi dito ni Paul, rejoice in the Lord always. So, our joy is based on who we are in Christ. Joy is based on our status given by the grace of God. No? Kaya maganda pag inunawa natin yung salitang rejoice or joy kara, idikit natin siya sa salitang grace eh. Kasi yung grace, yung charis, ito yung kagandahan ng loob na ipinataw, ibinigay sa atin, no? So, isipin niyo pong mabuti.
tayo yung status natin, no? Ginawa kang anak. You're a child of God. That's a reason to rejoice. Kahit na ang dami mong problema, magdidiwang, maghahagala ka pa rin. Bakit? You're a child of God, no? Itinanggap ka ng Panginoon. You are loved by God. Na kahit anong mangyari, merong isang something na hindi mababago. Yun ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. And that's a reason to rejoice. Kahit na ano pang nangyayari sa iyong buhay. So yung joy, it is not based on happening, what's happening in your life. Joy is based on who you are in Christ. Kaya po, kahit ano pang nangyayari sa buhay natin, oh, I am sure marami sa nakikinig sa atin dito sa daily devotion natin, ang dami niyong problema, no? Pero meron pong command sa Bible na rejoice in the Lord always. Na itong command na ito, hindi ito para lang sa mga fortunate, mga yumaman, umunlad sa buhay, mga healthy, or mga lahat fortunate yung nangyayari sa kanila. Ito pong command na ito ay para sa bawat mananampalataya. Rejoice in the Lord always, regardless of your situation. Bakit? There's a reason to rejoice. Pwede kang magdiwang, pwede kang magalak everyday because of who you are in Christ. You are blessed, you are loved, you became a child of God. Ano? You are justified, pinawalang sala ka. You are being preserved by the grace of God. At pag binasa yung Ephesians chapter 1, makikita mo lahat ng mga pagpapalang spiritual na ginagawa sa atin ng Diyos. So joy is based on who we are in Christ. Kaya sabi ni Apostle Pablo, rejoice in the Lord always. Number 5, rejoicing in the Lord is a command in the Bible. Ayan, syempre pag may command sa Bible, ang ginagawa natin, sinusunod natin. Hindi sinasabi rito sa Bible na, uy, magsaya ka, no? Ang daming problemang dumating sa buhay mo, sinasabi ng Bible, magsaya ka. Dapat lagi ka nakangiti. Hindi ganun ang sinasabi. Actually, pwede ka namang nagre-rejoice sa puso mo. There's joy in you kahit na nagdadalamhati ka. Meron nga isang verse sa Bible na Hebrews chapter 12, verse 2. Sabi ron, let's fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So dun sa isang verse na yon, magkadikit yung joy tsaka yung cross. Napaganda, no? Who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So ang Panginoong Hesukristo, siya na po ang pinaka-joyful na tao sa buong mundo, no? Siya na yung pinaka-joyful of all the angels, no? Sa lahat ng mga anghel, lahat ng mga celestial beings, sa lahat, siya na yung pinaka-maligayang tao. And that joy cannot be taken away from Jesus. Kahit na nandun siya sa krus ng Kalbaryo. Kahit may pagdadalamhati, nakapako siya nun sa krus. Why? Because joy is not dependent on what's happening in your life. Joy, our joy, is based on who we are in Christ. Based on what Jesus did for us. So, ang tinutularan po natin, ang ating Panginoong Hesukristo, meron po siyang kagalakan kahit na dumadanas siya ng paghihirap, excruciating pain on the cross. Hindi siya nakangiti, hindi siya nagdidiwang, hindi siya pakanta-kanta, no? At mukhang masaya doon sa krus. Hindi mo siya makikita mukhang masaya doon sa krus. Ang nakikita mo sa kanya, paghihirap. Pero behind that paghihirap is joy. Why? He's redeeming the world. Through His death on the cross, He's providing redemption for the whole creation. Through that death on the cross, merong matinding glory, no? Who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame. Yung shame ng cross, wawakasan niya doon sa pagkapako niya doon sa krus. And then, He will sit on His throne and He will rule the world. So, kahit na may kapighatian, paghihirap,
ang Panginoong Hesukristo merong kaligayahan. Kaligayahan is not dependent on what's happening in your life. It's within you, no? Ito'y talagang nasa Panginoong Hesukristo at ito 'yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo na ibinibigay niya sa atin, no? Gusto niya na magkaroon din tayo ng ganitong klaseng joy. So it's a command in the Bible. Siyempre, kapag hindi mo sinusunod yung rejoicing in the Lord always, I believe, no? Nagkakasala ka sa Panginoon kasi command siya eh. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. So kapag ikaw hindi ka nagre-rejoice, I think you're disobeying the Bible, no? If a perspective, no? Yeah, kasi, di ba? It's a command in the Bible. If you don't obey the command in the Bible, then you're violating it. And then you're sinning, no? So, tayo po, inaanyayahan ko po, no? Na i-practice po natin ito. Rejoicing in the Lord always. Now, ano po yung application natin dito? Ayan, and nandito na po mismo sa mga talata, no? Rejoice in the Lord always. Hindi po paminsan-minsan, kundi sa lahat ng pagkakataon. Si Apostol Pablo po, nung isinulat niya itong Philippians chapter 4, actually, yung buong Philippians, Colossians, Ephesians, Philemon, tinatawag natin yung prison epistle, okay? Or prison epistles. Ibig sabihin, sinulat ni Apostol Pablo yung mga letters na iyon habang siya ay nasa kulungan. Kaya very interesting to eh. Si Apostol Pablo, sinusulat niya yung Philippians para sa mga taong malaya. Siya yung nakakulong. Siya pa yung nag-i-encourage sa mga taong malaya na, hoy mga kapatid, rejoice in the Lord always. Pero siya yung nakakulong. Diba? Siya yung merong pagsubok na pinagdadaanan. Siya yung, kumbaga, unfortunate yung nangyayari sa kanya, no? In the eyes of men. Very unfortunate, nakakulong ka, no? Pero siya pa yung nag-i-encourage sa mga tao na nandun, malaya, nandun sa mga believers sa Philippi, na maggalak kayong palagi, and again I say, rejoice. Pero siya yung nakulong. Kaya, nung sinabi ni Apostol Pablo to, ang lakas ng impact nito sa mga, mga believers. Kasi sila yung ini-encourage ng isang taong nagdadalamhati, or isang taong may matinding pagsubok sa buhay. So again, yung joy tsaka happiness, magkaibang magkaiba. Yung happiness, it's based on what's happening in your life. Pero yung joy, it's based on your status, or based on who you are in Christ. Based on the grace of God. Kaya yung grace ng Panginoon na ibinigay sa iyo, hindi maaalis sa iyon. Pati yung joy, no? Kasi yung basis ng joy mo is your status in Christ, based on who you are in Christ. Hindi mo maaalis sa iyon . Kaya kahit nasa kulungan ka, magdidiwang ka, magagalak ka, no? So rejoice in the Lord always. Kaya I hope ito ay maging encouragement mo sa bawat isa sa atin, no? Na kahit ano pong pagsubok pinagdadaanan natin, there's a reason to rejoice. Hindi ko sinabing umiti ka, magmukha kang masaya, no? Yung rejoicing, talagang nandun yan sa puso mo, nasa kaibuturan ng puso mo na hindi maalis sa'yo. Number 2, celebrate your status in Christ. Isipin mo, ginawa kang anak ng Diyos. Pinatawad ka sa iyong mga kasalanan. You will inherit the whole creation. No, you are co-heirs with Christ. Meron pa bang hihigit pa na maihiling ka na masasabi mong ikasasaya mo? Di ba nasa iyo na lahat, ibinigay na sa iyo ng Panginoon? You may not see it now, pero in the future, you will see yung talagang matinding ginawa sa iyo ng Panginoon, no? Dito habang nandito tayo sa lupang katawan, we will only see in part. Pero in the future, mas mauunawaan natin talaga 'to Ano yung ginawa talaga sa inyo ng Panginoon? Pero ngayon, at least we see in part. Alam natin na pinatawad tayo, alam natin na ginawa tayong anak. Alam natin yung future natin. Meron ka pa bang mahihiling na hindi na magiging dahilan mo to celebrate?
nasa atin na lahat eh. We need to celebrate our status. We need to celebrate who we are in Christ. And number three, be joyful regardless of the events in your life. Maging maligaya ka kahit anong nangyayari sa buhay, sa iyong buhay. Para po sa discussion natin, why should you rejoice in the Lord always? Bakit palagi? Bakit at all times? So discuss po natin yan sa ating mga discussion group. At para po sa ating panalangin, Lord, now I recognize that rejoicing is a command in the Bible. So help me rejoice always. Panalangin po natin yan. Para po sa comment section natin, what have you learned from our devotion today? If you learned something, you let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. Yun lamang po, pagpalain kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.